sumasabit ka pa sa pangalan ko eh. Sabihin mo yan sa harap ko. Rapper na si Zarton. Sinabing sumasabit lang daw sa pangalan niya ang mga nanghihate sa kanya. Ito ang papalakay natin sa video natin ngayong araw. Kamakailan lang nang mag-trending at lumikha ng ingay ang rapper na si Zargon matapos lumabas ang isang beatmaker na hindi raw nito binayaran. Guwelta naman ni Zargon sa issue. Hindi naman daw siya dapat nagbabayad para sa beat. Siya pa nga raw ang dapat nabayaran nito dahil nilaanan niya lang oras na sulatan ang beat nito. Hindi naman nagpatinag ang beatmaker at sinabing, alam naman ng lahat kung sino sa kanila ang tunay na may kailangan. Hindi nga raw afford ni Zargon ang beat niya, kaya pumayag siya sa deal nila na mag-split na lang sa kikitain ng mga collab nila. Sa huli, sinabi ni Zargon na babayaran na raw niya ang beatmaker. Sabihin lang daw nito kung magkano. At dahil sa paglaki ng issue, mailang rapper naman ang nangantsaw kay Zargon at nagkomento sa nangyari. Isa ang rapper na si Syke at sa isang post niya, tila magpapagawa siya ng beat sa isang kakilala. At ayon kay Syke, hindi niya raw ito sa Zargonin. At nang makarating kay Zargon ang kantsaw nito, ay shinare niya ang nasabing post at nilagyan ng caption na naghahanap raw yata ito ng sakit ng katawan. Lumutang rin ang dati ng rapper na si Tokwa ng 9mm at sa isang video niya ay kinallout niya ang mga mayayabang na rapper na mayaman daw umasta at talagang ginagastosan ang mga music video. Tapos beat lang daw ay hindi mabayaran. Oras daw at talento ng beatmaker ang binabayaran dito. Dahil sa isang beat pa lang ay talagang pinaghihirapan. Kaya dapat daw ay lumaban ito ng patas. Pwelta pa ni Tokwa. Nung umuwi raw sa Pilipinas ang rapper ay ang bait-bait daw nito at puro peace ang sinasabi. Hindi pinangalanan ni Tokwa ang tinutukoy niya rito. Sa hiwalay na video ni Tokwa, sinabi niya hindi raw magandang impluensya si Zargon sa kabataan dahil sa mga ipinapakita nito sa mga video nito. Mas maigi pa raw na gumawa ito ng mas makabuluhang mga kanta. Lalo na at sikat na ito, ayon kay Tokwa. Mukhang lumaki na rin daw ang ulo nito. Kaya triggered dito si Tokwa. Pag-uusapan natin tungkol sa mga hindi nagbabayad ng beat. Paggagawa ka ng beat, pinaghihirapan niya, pinagpupuyatan niya. Ang daming mayayabang na mayaman lang, kumita, limpakimpak na salapi. Ang gaganda ng mga music video. Pero puta, beat lang hindi mo kaya bayaran. Beat producer, tinotolonges nyo. May karapatan ka ba na sasabihin mo, pasalamat ka, ginamit ko beat. Uuwi ka rito ng Pilipinas, ang pait-pait mo, puro ka peace. Zargon, masyado ka ng maraming ini-influensyan. Hindi entertainment yan. Ini-influensya mo yung kabataan na gumamit. Pinapakita mo na kung ano-anong illegal. Zargon, imbista gumawa ka ng mga ganyang kanta, gumawa ka na lang may mga kabuluhang kanta. Sikat ka naman eh sa ganyang sistema mo. Parang lumaki na ulo mo. Baka mamaya pag nakita tayo, putusan ko na lang yung noo mo eh. Tila nag-init naman ang ulo ni Zargon nang makarating sa kanya ang mga sinabi ni Tokwa sa isang video niya. Sinabi niyang hindi niya ito kilala at hindi niya raw hinihingi ang opinion nito. Sumasabit lang rin daw ito sa pangalan niya at hindi raw nito kailangang manghila ng iba para maging bida ito. Panoorin ang maikling clip ng pahayag ni Zargon tungkol dito. Sinasabihin lang ako about niya kay Manong. Hoy Manong, unang-una sa lahat hindi kita kilala. Pangalawa, hindi ko naman hinihingi ang opinion mo. Tignan mo rin. At ang pangatlo, sumasabit ka pa sa pangalan ko eh. Sabihin mo yan sa harap ko. Okay, hindi mo kailangang manghila ng iba, maging bida ka lang.